Yan, so what's up mga farmers? Isang magandang araw po sa atin, no? So welcome back to my channel, Sir Chat the Farmer, ang guru magsasaka ng Sibungas, Cebu, Philippines. And if you're new to this channel mga farmers, please don't forget to subscribe and click the notification bell in order for you to be notified with my coming videos. Thank you and enjoy this vlog. Okay, so for today's video mga farmers, ang pag-usapan po natin is kung paano po tayo nag-a-apply ng abono dito sa ating ampalaya. Okay, so yung variety po ng ating ampalaya mga farmers is Galaxy Max F1. At the same time, ang edad po ng ating ampalaya is 3 months and 8 days. Okay, so yun po ang edad ng ating ampalaya. Okay, so bago po tayo magpatuloy mga farmers, shout out muna sa lahat ng aking mga tagapagsubaybay all throughout Luzon, Visayas and Mindanao and some part of the world. Unang-una po, shout out sa aking pinaka-supportive na mga mentors, no? From Argao, Cebu. So unang-una, Agaw Jupil the Farmer, anak ni Matoy, shout out gaw, and also shout out Agaw Pino Uyanggurin Kaminadi aka Pino's Vlog ng Alambihod, Argao. Okay, so shout out gaw. And of course, shout out also sa mga kaibigan natin dyan sa Duguan, Cebu nga Cebu, specifically sa mga Redondo family and Fernandez family. Sa Redondo family, shout out Lolo Alberto Redondo, Lola Joy Redondo, Ate Janice Francisco, Ate Ibis Villa and Ate Tessa Sordilla. Sordilla, so shout out po sa inyong lahat dyan and advance happy fiesta. Sunday lunchtime, pupunta ako dyan. Okay, at the same time, shout out din sa pamilya ni Ma'am Janet Fernandez. So, Ma'am Janet, shout out. And also to Karel, shout out. Kobe, shout out. At sa buong pamilya, shout out po. And the rest sa mga taga Tubo-Duguan, Cebu nga Cebu, shout out po sa inyong lahat. At the same time, shout out Logalag, Aquarus, Bumbirong Farmer, Police Farmer, Jojo the Farmer, Grigi Farmer. At the same time, hindi ko na-check yung pangalan ng bago nating supporter, yung nag-request ng kung paano mag-abuno, ipapakita natin. So ngayon po ay address natin, papakita natin. And also shout out kay Salvador Farmers. So ito po ang bibigyan natin is paano ako mag-abuno ng ating ampalaya. So anong abuno ang gamit natin at saka ilang ml yung inaabuno natin per puno. So yan po ang ating pag-usapan ngayon. Actually, sa kasalukuyan mga farmers is nagmi-mix tayo ng isang drum na pang-spray natin ngayon. Kasi after mag-abuno ako, mag-i-spray ako mga farmers. Ito, mixing natin. Gumamit tayo ng gold. So, isang bottle, 500 ml dito sa isang drum. At the same time, 120 ml na score fungicide. At 500 ml na calcium buro na foliar. So, cocktail mga farmers ang ginagamit natin. So, minimix natin yung tatlong gamot dito. At the same time, itong isang balde naman drum mga farmers, dito din yung mixing natin sa ating abuno. Okay? So, yan po ang pag-usapan natin. So, tara na! Okay, so welcome ulit dito sa ating channel mga farmers. So, yung pag-usapan natin ngayon is paano ako mag-aabuno ng ating ampalaya. Ano ang abuno na ginagamit natin sa ngayon? At the same time, ilang ml ang abuno na ipapakain natin sa ating ampalaya? Okay, so yun po ang ating pag-usapan. Ngayon, we will start first dito sa mixing natin, no? Kung ilang kilo ng abono sa isang drum at the same time, ilang ml ng natunaw na natin na abono dito sa isang drum at ipapakain natin or i-drenching kasi ang process natin mga farmer. So, meaning, tinutunaw yung abono at the same time, dinidilig natin sa ating puno. So, drenching po ang pamamaraan natin. So, kasi sa drenching mga farmers is advantage kasi yung abono nag-dissolve na sa tubig
So pag pinapakain natin via drenching, pinapainom natin, mas madali pong makukuha ng ating ampalaya kaysa granules na ilalagay natin. So maaring matagal matunaw, at the same time pag natunaw man, yung ibang part ng granules ay na-evaporate. Okay, so kailangan drenching talaga. Okay, so anong abono ang ginagamit ko mga farmers? Ito walang ano to ha, walang secret-secreto. Ibibigay natin kung ano man ang ginagamit natin talaga. Kasi para walang isyo, no? Transparency. Now, ang ginagamit ko mga farmers, ito nakuna na to mga farmers. Actually, isang drum ito last days, no? Pero nakuha na natin kasi nagkulang yung isang drum na inano natin, pinapainom or pinapakain sa ating ampalaya. Kaya nag-mix na naman tayo ulit. So ang mixture ko mga farmers dito is isang drum ng tubig, nilalagyan ko ng abono. So yung abono na ginagamit ko mga farmers is Yara Winner sa ngayon. Okay? So ilang kilo na Yara Winner ang nilalagay natin dito sa isang drum. So ang nilalagay ko mga farmers na Yara Winner dito sa isang drum na tubig is 5 kilos. Okay, so 5 kilo na Yara Winner ang ating tinutunaw dito sa ating drum ng tubig. Okay? And then afterwards, mga farmers, na natunaw dito sa drum ng tubig, papainom po natin ito, ipapakain po natin doon sa ating mga ampalaya per puno. So ilan bang ml no ang pinapakain natin bawat puno? Kasi ngayon fruiting stage, kasi 3 months and 8 days yung tanim natin. So kaninang umaga nag-harvest tayo 53 kilos, 123 hills yung ating tanim. So per puno mga farmers, inaabunuhan po natin or pinapainom natin via drenching ng 500 ml. So ang ginamit ko mga farmers is itong empty bottle ng Sunrox. Yung 100 ml na Sunrox or 1 liter. So yun ang ginamit ko, kinat ko into half. Tapos para sure na 500 ml talaga, ang ginawa ko mga farmers, chinek ko, gumamit ako ng isang bottle ng yung gold na 500 ml para malaman ko na itong sukat na to ay tama. So nung nagtry na tayo maglagay dito mga farmers, kumuha tayo dito exactly 500 ml ang laman nito. Okay, so mas maganda kasi to mga farmers, kasi magaganyan mo ganyan. So pag dilig maganyan mo, so talagang walang masayang na na abuno. So nalalagay talaga sa puno. Okay, so yan mga farmers, 5 kilos Yara Winner ang tinutunaw natin sa tubig ng isang drum. At the same time, so pag-apply natin 500 ml per puno. So tingnan natin mga farmers yung actual na pagdidilig. So tara na. Okay mga farmers, so welcome back, no? So siguraduhin po natin mga farmers, bago po tayo kumuha ng abono dito sa drum na ating pinagmiksa ng ating pinaghaluan natin ng ating 5 kilos na Yara Winner, kailangan talaga mga farmers, galawin mo yung tubig ganyan, para yung abono mga farmers is talagang even yung kanyang distribution dito sa tubig. Okay, so ganyan. Tapos kuha tayo gamit ang balde, like what I am using here, no? Nandyan yung balde, hindi masyadong malaki yung balde ginagamit ko mga farmers, para hindi masyadong mabigat when we carry this one into our ampalaya. Okay, so yan, dalhin natin mga farmers at ididilig natin dito sa ating ampalaya. So ito yung ating ampalaya mga farmers. Yan, dito tayo sa baba. Yan. Okay, so ganyan mga farmers, dito na tayo, no? So ganito mga farmers ang gagawin natin. Para guide rin sa mga baguhan katulad ko, kasi beginner po tayo sa ampalaya farming. This is my first time, no, na nag-ampalaya ako. By the guidance of our mentors, Agaw Jupil Farmer,
anak ni Matoy and Pinus Vlog. So ang gagawin natin is ganito, no? Ganan mga farmers. So isang ito tabo worth 500 ml mga farmers, ididilig natin, papakain natin dito sa ating ampalaya. Okay. Tingnan niyo mga farmers ha, yung application. Yan. Ganyan. So explain ko rin mga farmers kung ano itong mga butas na ito mga farmers. Unang-una, so ito yung ating puno. Yan, malalaki yung puno natin. Yung puno ng ating ampalaya. Tapos meron tayong butas na maliit. Tapos meron tayong butas na malaki. And then, dito naman, yung next na puno. And then, same as that one, pareho lang yun sit up. So, puno, merong maliit na butas, yan. At may malaking butas, tapos puno na naman. So, bakit ganito? So, ang purpose nito mga farmers is pagpapainom ng abono at tubig. Okay? So, dito tayo naglagay ng malaking butas mga farmers kasi dito natin ilalagay yung abono. Yung drenching natin na abono. Tapos dito naman, ito yung ginagamit din natin sa pag-abono at pagpapatubig. In the age of our ampalaya, 11 days up to 25 days. Okay? So, yan. Tapos, 26 days hanggang sa mamatay na yung ampalaya, dito na tayo. Okay? Sa gitna. Ang purpose bakit sa gitna? Para makatipid tayo ng ating abono. Kasi, dito sa gitna, mag-abono tayo, dalawang puno na ang makakakain. So, ito at ito. Okay, so nag-gets yung mga farmers. So fertilizer application, Yara Winner, ihalo doon sa tubig, isang drum, 5 kilos. Tapos per puno, abunuhan ng 500 ml, like this one. Okay, so ilagay natin dyan. Ganyan, papainom natin, kunin natin yung damo. Para walang kompetensya yung ating ampalaya. Okay, proceed. So hopefully mga farmers, especially doon kay ma'am, ano, hindi ko na ano, kung anong pangalan. Ngayon ko lang kasi, bago ko lang nakita yung, ano mga farmers, yung comment niya. So don't worry ma'am, i-ano ko na lang sa'yo. I-shout out kita sa next vlog ko kasi mag-spray pa tayo pagkatapos. Okay? So, eto. Yan. So 500 ml. Na Yara Winner na ano na natin at tinunaw, lagay natin sa gitna. Yan. Kunin yung damo. May damo. Yan. Okay. So pasensya na kasi wala akong ano, I have no assistant. Solo flight yung ginagawa ko dito. Yan. So 500 ml papakain natin. Dito na naman, so 500 ml pakain natin. So ganyan lang po yung ating proseso sa pag papainom o pagpapakain ng ating ampalaya mga ka-farmers. Simple lang naman mga ka-farmers talaga. Ganyan oh. Pabalik-balik lang yan, routine. So yung ano mga ka-farmers, yung akin pong pagpapakain ng abono is every after harvest. Mas mainam mga ka-farmers every 3 days. Yung ating application. Yung iba, every 4 days. Pero sa akin, every 3 days. Kasi, yung nagpapalaki ng bunga mga farmers is abuno. So, ngayon, yung harvest ko is every Monday and every Tuesday. Kaya, every Monday, nag-aabuno talaga ako and also every Thursday. Every after harvest yung aking pag-aabuno. So, ganyan mga ka-farmers. Ganyan. Okay, so, yun po ang ating proseso mga ka-farmers. And I hope, no, na kuha nyo yung idea o yung knowledge sa pag-a-apply ng abono dito sa ating ampalaya. Okay? Kasi maraming nag-wonder mga ka-farmers, bakit daw yung ampalaya ko dito mag 4 months na hanggang ngayon
buhay pa rin, napakaganda, at napakaganda din ang ano, harvest natin. Parang hindi sila nakapaniwala kasi dito sa lugar namin mga farmers, I am the first Ampalaya farmer na gumamit sa new technology. Ika nga, no? Kasi dito sa amin, traditional method talaga ang ginagamit mga farmers. Okay, yung tabla, pinakamalayo, ano na, 3 meters. Pero yung atin, pinakamababa, 6 meters. Pinakahaba, 8 meters. Kasi sabi nga ni Agaw Jupil, farmer, anak ni Matoy, at ni Agaw Pinus Vlog, mas malaki yung tabla, mas maganda. Kasi, pag malaki ang tabla, malaki yung chances ng ating Ampalaya na makapag-move, no? Kasi binders yung Ampalaya, mga farmers, gumaganon-ganon siya. So, kailangan malaki yung space para mas malaki yung area na kanyang magagapangan. Sa Bisaya pa, mukatay, gano'n siya ba? Okay, makakamang siya, mga ka-farmers. Kaya ganyan. Kaya ito, mga ka-farmers, oh. Isipin nyo ang distansya na yan sa tabla natin. This is, ano, mga ka-farmers? 8 meters. Tapos, doon sa, dito sa kabila, yan. 8 meters pa rin yan. Tapos, yun nandun, first second plot is ano yun, 6 meters. Kasi nag-experiment din ako kung ano ang effects kapag mas maliit yung tabla kaysa mas malaki. Pero yun nga, inexperience, no, by experience, kasi may experience na tayo ngayon, mas mainam, mas malaki ang tabla. Minimum 6 meters, maximum 8 meters. Ang ganda ng resulta. Yan. Makikita nyo, nag-harvest tayo kaninang umaga, 53 kilos in 123 hills. Ngayon, may mga bunga pa rin, marami. Yan o. Kita nyo? So, ganyan mga farmers. So, by Monday or Saturday, harvest tayo. Okay, depende kung bibili yung ano, nasa carbon, sa Sibungan Public Market. Okay? So, ganyan mga farmers, no? Balik tayo dito sa ating ano, iubusin natin ito mga farmers para hindi masayang, no? Ganyan. Ganyan. Ito pala mga farmers, yan, ito yung ano, namatay dahil sa malakas na hangin nung bata pa siya dito, tapos na natalian na, na ano siya mga farmers, natanggal yung kanyang puno di sa lupa, kaya namatay. Kaya dito mas malaki ang ano, pero yung pagdidilig ko rin, ganun pa rin dito sa gitna, assuming nandyan siya, tapos dito rin, kasi hindi pwedeng dito lang at wala dito, kasi in this part, yung mga ugat nito na papunta dito, makakainom siya. At dito naman, yung ugat na papunta dito, makakainom din dito. So, ibig sabihin, walang takas mga farmers. Kahit saan siya pupunta, meron siyang pagkain. Yun po ang importante. Okay. So, I hope mga farmers, meron kayong natutunan sa vlog na to. Thank you sa suggestion, sa paggawa ng content. Yung, don't worry ma'am, i-shout out kita sa next vlog ko. Titingnan ko ulit yung pangalan mo sa yung comment section, sa comment section natin para ma-recognize po natin. So maraming salamat. At yun po ang vlog natin mga farmers. I hope no, meron kayong nakuhang ideya kung paano po tayo nag-aabono ng ating Ampalaya mga farmers. Okay. So once again, this is Sir Chad the Farmer, ang guro magsasaka ng Sibungas, Cebu, Philippines. Bye-bye and thank you. Kasi tapusin ko yung pagdidilig. Okay mga farmers, see you in my next vlog. Okay, mag-i-spray tayo. Okay.